Kamusta kayo lahat dyan? So ayan, nababalik na naman ang inyong tito mami. So ayun mga tita ko, kung baguhan ka pala po sa ating YouTube channel, huwag na huwag mong kakalimutan kalimbangin ang aking notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Welcome to my YouTube channel! So ayun mga tita ko, samahan niyo ako lagi sa aking mga latest videos. So tara! Hello mga Lodi! So ayun po, paalis na po talaga ako. So nandito ako ngayon ulit at nandito ako sa aking kwarto dahil hindi natuloy ang aking flight. Kaya magtatanong ako sa inyo kung bakit po kaya na-cancel ang aking flight. So nakakalungkot isipin kasi excited ka na po kasi umuwi. Tapos makikita mo ganito yung itsura namin. So ayun, excited siya, pa-uwi ako. Kaya bumisita siya. Tay, alam niya, uuwi ako ngayong araw na to. So, ang ginawa niya ay bumisita pa rin siya. Akala ko hindi siya dadalaw. Kasi akala ko nung last time na dumalaw siya ay talaga namang todo iyakan ko. Nakita mo naman siguro. So, ayun na nga. Mga tita, mga tito. Nakakalungkot isipin kasi nga po nakancel yung flight. Lumayas ka na. Ang ganda ng kasama ko, oh. Lumipad ka na kasi may pakpak sa manok. So ayun mga tito, tita, nakakalungkot isipin kasi ready na, nandyan na lahat. Paglarga na lang ang gagawin, pagbihis na lang. Pero kung nangyari ay, walang nangyari. Andito pa rin ako. Andito pa rin ako. Hindi mo ba? Natulog ka kayo. Ay... Ano sila? Nakakaiyak. Nakakaiyak. Ayun na nga mga tita. Excited syempre. Kasi nga naman. Pero bakit kaya ganun? Ano kayang dahilan kung bakit po nakakancel lang ang ano, mga flight na mga OFW? Pero kahapon, tumawag yung amo ko. Sabi, makakansela daw. Kaya, baliwala na naman yung pinaghirapan kong pag-arrange-arrange sa mga kagamitan kasi nga sobrang excited at nabaliwala lahat yon. So ang mangyayari ay waiting na naman ng ilang araw. Gusto ko na talagang umuwi. Umayos ko na. Kaso wala. No choice. Diba? So ayun na nga mga tita. Pwede po bang magtanong sa inyo kung bakit po nakansela? Kasi po, ang sagot ng amo ko ay sabi niya, the same problem in the Philippines. Dahil ganun ang nangyari, so bahala na si God. Ako'y talaga'y pagod na sa kalalakad. Ayoko na talaga magtrabaho. Excited na ako ngayon dahil ngayon po talaga ang flight ko. Walang nangyari. Kanina, gusto ko nang ibaba yung mga maleta ko. Pero, naalala ko, hindi pala ang flight ngayon. So, yung kasama ko ay nagtutulog-tulugan. Pero, maingay ba ako? Hindi naman. Gigisingan natin naman. So, ayun, nakakalungkot isipin mga Ludi. Walang magawa ako, hindi maghintay na naman ng ilang araw. Alam nga naman, lumipad tayo kasama yung pakpak ng manok. Talob ng 2 taon, puro manok. Buti na lang, hindi nagtatubo-tubo. Para yun na lang sana ang gamitin pa uwi. Ay naku. So ayun mga tita, nagtatanong lang po ako kung bakit po nakansela. Baka may mag-comment kung ano pong dahilan kasi nagtatanong ako kay amo pero ang sabi naman niya, the same problem in the Philippines, yun lang sagot. Pero, okay na rin. May pakpak sa manok, gusto mo? Doon. May paraan siguro ang Panginoon para gawin niya ito kung bakit hindi ako naka-uwi ng mga ganitong araw. So, bahala na po si Lord. Siya po ang nakakaalam kung ano po ang mga mangyayari. So, thank you. Subscribe. Thank you for watching. Wala, lang siya. Ang maganda din magubad ka.
Gaga. Thank you.